Ang babangga magigiba. Ang aksyon agad sila. Sa oro ng bakbakan ngayong gabi, sa Bulacan, katayan ng baboy, literal na ang baboy. Bago pa yan, makarating sa palengke at ma-ending ng pang Noche Buena, heto na ang katay ng ambush. Tatlong tanod ng biyak na bato sa QC dahil lang sa basketball, nambogbog ang tatlong itlog na ito ay inadang natin sa basurahan. Hintayin nyo ang alihop ng resma. Nakakapitik pa rin ng pera mga kawatan kahit na malayo sa biktima. Paano? Ang bagong stilo malabudol-budol gang umiiral ngayon sa bagong paraan kilalari ng mga dorobo sa aming pagbubulgar. Magandang hapon mga kapatid, ang nakikita po ninyo ang gawin sa gawing kanan ng TV screen ay si Miss Liza Prestillo, ang ating pong interpreter. Walang tigil ang aming rescue sa mga inaping kapatid at inihahanda na namin ang mass grave para sabay-sabay ilibing ang katiwalian. Walang patid ang aming retrieval operations para bawiin ang mga nagre-reklamo ang karapatan na tinatapakan ng mga abusado. Kaya mga tol, habang hinahanda ninyo ang mga donations, sama-sama tayo mag-repack sa harap ng TV sets dahil sa programang ito, bagyong-bagyo ang bakbakan na! Mga tiwali at pabaya, walang kawala, panaragutin, ambush! Mamantikaan na naman ang maraming bibig ngayong mabenta ang karne sa Pasko. Pero sa Bulacan-Bulacan, hindi lang mantika ang malalasahan sa mga karne ng sarili lang slaughterhouse. Kadiri at pasintabi po sa mga kumakain ng maaga ngayon. Yeah. Narito po ang aming ambush. Karimari-marim, ganito inilarawan ang itinago sa pangalang Henry ang hitsura ng sariling public slaughterhouse sa Bulacan-Bulacan. Napansin ko, marumi siya. One time na ako, nakakita pa ako ng umiihi. Mismong doon sa katayan. Binisita namin ang palengke kung saan idinidiretso ang mga kinatay sa dugyot ng slaughterhouse. Nadatnan namin abalang-abala sila misis sa pamimili ng ipapakain para sa kanilang pamilya. Pero gaano nga ba ka-importante sa kanila ang kalinisan ng binibili nilang karne? Importante yun para sa kalusugan, di ba? Hindi tayo magkakasal. Dapat malinis. Kasi ang kakain naman eh, pamilya. Yun ang akala nila! Sa di kalayuan lang ay matatanaw ang inireklamong slaughterhouse. Kumpirmado ang tip ni Henry, masaol pa sa pampublikong palikuran ng katayan. Pagpasok naman ay babaligtad ang sikmura mo kahit hindi mo pa naamoy ang baho na nagkalat na dumi at lumot sa sahig. Doon mismo inihihiga ang mga kinakatay na baboy at inilalatag ang mga laman loob na nakukuha rito. Kinuha namin ang panig ni Mayor Patrick Meneses, pero sina Mayor, Vice Mayor at maging si City Administrator, may importanteng meeting daw. Ang tanging humarap sa T3 ay ang Market Master. Ganoon na lang ho ba yun? Hahayaan na lang natin na may magkasakit pa sa kababuyan ng slaughterhouse ninyo. Sa inyo kaya ipalamon ang kababuyan ninyo dyan, ha? At para aksyonan ang reklamo niya, nasa linya ng ating telepono si Mayor Patrick Meneses ng Bulacan-Bulacan. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, sa inyo rin na Mr. Erwin Bulfo. Yes sir, ano po ang gagawing aksyon ng lokal na pamahalaan ng Bulacan hinggil sa problemang ito na amin pong nakita, sir? Okay, yung pong problema namin sa palengke, actually bagsak po kasi kami sa National Meat Inspection Service. That's why itong taon na to, may project po kami dyan na ilipat yung slaughterhouse namin doon sa within the barangay, pero hindi doon sa palengke. Bawal po kasi yan. So pinondohan po namin yun, kaya po may mag-loan kami para ma-develop namin yung slaughterhouse, kasi po bawal yung slaughterhouse namin dyan. Dahil po, kaya po ang ginagawa namin maintenance dyan, yung mga minor repairs po, yung malaking pondo na ang nilalagay namin dyan para sa mga bubong, sa kawal,
yun po ang aming in-action. Very temporary lang po ang aming nilalagay na project dyan dahil po may malaking project po kami ilalagay na pag ilipat po, i-relocate po namin yung slaughterhouse. Regarding naman po doon sa inireklamo na marumi yung aming slaughterhouse, yung pong ay yung problema po ng aming slaughterhouse, last week pa po, pinirmahan ko na yung program of works niyan. Kasulukuyan pong ginagawa ngayon yan yung pagpapalit ng bubong at saka yung sinisimento po yung paglalagay ng kawal. Alright, Mayor. So, ang in short, Mayor, hindi na natin makikita yung ganyang kadumi, Mayor Meneses? Opo, hindi na po maulit yan kasi po yung mga tao rin mismo na nasa nagumagamit ng slaughterhouse natin, sila rin po yung nag-violate ng kalinisan natin dyan. Alright, Mayor Meneses, asahan ko po yan na sinasabi nyo na bukas makalawa ay malinis na ho yan. Hindi na ho namin makikita yan, ha, Mayor? Opo, opo. Alright, maraming salamat po, Mayor Patrick Meneses ng Bulacan, Bulacan. Mga babae at batang inaapi, may respect na kay Tol Raffy. Narito sa ating studio live si Alice Cecilia Buencamino para idulog ang kanyang problema sa anyay panggugulpin ng tatlong itlog. Tanod, bulok na itlog sa barangay Mangresa, sa QC, sa kanyang mister at anak. Magandang... Ma'am... kayo ba kilala? Magandang hapon. Kilala niyo buho yung nambugbog? Opo, kilala ko. Kakilala niyo? Kilala na kayo rin yon. Huwag niyo daw ilagay yan. Ayun nga sabi ko, bakit kailangan? Huwag niyo na lang. Kasi yun. Kilala, magkakilala. Ayun nga po, pinagkatapos ko ba? Ma'am, ganito na ma'am. Si Mister nasa ospital ngayon. Hanggang ngayon pa po. Okay, sino mga nambugbog? Si... Jesus. Jesus. Okay. At saka si Leo. Jesus, at Leo. Mandy. At Mandy. Okay. Anong pinag-ugatan ng pagkabugbog? Quickly. Tungkol po yun sa anak kong binata na 16 years old. Ako na po, anak kong mabilis. Yes, ano lang, no? Correct me if I'm wrong. Nagbabasketball ata yung anak nyo. Tapos ngayon sabi may party dito, sabi ni Tanot. Tapos ngayon sabi ng yung anak nyo medyo nagdabog. Hindi niya sinasadya. Nagalit si Tanot, hinampas niya yung anak nyo. Tama? Opo. Tapos ngayon, anak nyo umuwi. Pag-uwi, tapos ngayon kayo, pupunta kayo sa basketball court para sa anak kong plantahin si Tanod, bakit niya ginawa sa anak niyon. Tama? Opo. Ngayon, si Tanod, sa halip na magpaliwanag, binugbog ngayon si Mister. Opo. Pati kinadamay. Opo. Ang gusto kasi namin mangyari mag-asawa, kung may problema sa bata, pag-usapan namin sa loob ng barangay. Tama ho. Tama ho. Kasi, ano sila eh, may katungkulan sila. Dapat sila yung nagpapatupad. Hindi sila nagpapakita ng kawalang yan sa taas sa lugar namin. Hindi ho dapat sila gumagamit ng dahas at dahas. Yung kamay na bakal. Sige ho, nasa linya natin telepono ang mga tad na inireklamo, si Jesus Loba Jr. Mr. Jesus Loba Jr., magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Raffy. Sir, andito po si Mrs. Kilala niyo naman po siguro na yung mister niya po nasa ospital, bugbog sa lakad po ninyo. Bakit naman po ganun, sir? Di po, sir. Kaya ako naman po naano yun. Kasi po, yan pong tao na yan, hinaharang po ako niyan. Adik po yan. Tsaka marami po record na pag nanakaw rito, yung mga bata, pag nagnakaw siya, nagbebenta, parang inuutusan niya. Okay, sir, Mr. Sir. Loba. Okay, na-check na ho namin. Totoo yung sinasabi mo, may record nga po talaga sila. Alam ko na ho yan. Okay? Apo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, walang kinam sa pagnanakaw. Halimbawa, nahuli niyo sa pagnanakaw, nakuyog niyo, nabugbog niyo. Hindi namin kukunin yung reklamo. However, siya ho'y nabugbog sa ibang sitwasyon, walang kinalaman sa pagnanakaw. Hindi po, ang nangyari po dyan sa totoo lang, ang ginawa niya po, pinagmumura niya po ako, hinarang niya po kami mga tanod. Pagkaano niya, bigla niya ako susuntokin, nabigla na rin po sa dami po ng tao, napahiyari po ako. Hindi yan totoo, marami akong testigo. Kaya sir, defense lang po ginawa. Marami pong testigo rin ako rito, sir. Ikaw nga ang nagmumura? Oo, marami po. Parati niya po sinasabi na nakikinabang sa kanila yung mga tanong sa pagnanakaw. Pero ayaw niya naman sabihin kung sino, ayaw niya ituro. Tanod, pagsalita muna ko. Tanod, ito ang nakuha ko, ano, base po sa aking pagsasaliksik. Apo. Ang aking pong opinion. Apo. Ito hong sila, pinag-initan niyo po. Dahil dati nagkikinabang ho kayo sa mga kinikita nila. Yun okay? Nga po sabi nila sa amin pero hindi ho totoo yan. Makinig ka muna sir, patapusin muna. Hoy, Loba! Ikaw naman eh, patapusin mo ako din pagsalitan kita. Sante mga kuya ko, mautol ko. Ngayon, nagkikinabang ka sa kanila. There was a time na huminto na sila sa pag-remit sa iyo. Apo. Ha?
ang ginamdahil, tumatawid barangay na siguro sila. Hey! Nagalit ka, binukulang ka. Sabi mo ngayon, hindi na maganda itong ginagawa nila. Kaya doon nagkakainitan na kayo. Hindi po totoo yung sinasabi nila na, sir. Kahit po, alam mo, ikaw, alam mo ibig sabihin ito? Apo. Ano yan? Tanungin mo si, si, Ma'am Lisa. Yan, ganun niya, no? Saludo yan. Alam niya ni Ma'am Lisa. Walang MTSB yan. Wala. Pero nakaintindi niya yung mga hearing impaired. But anyway, alam po, marami po testigo rito, sir. Padre. Tulben, sige. Jesus, makinig ka, Mr. Loba Loba. Ito sasabihin ko sa iyo, ano? Isang tanong, isang sagot. Tama ba ang ginawa mo o mali? Eh, self-defense lang po yung ginawa. Nee, makinig ka! Tama! Huwag kang mga tuwira. Tama bang ginawa mo? Mali. Mali rin po. Pero ayun, sana po maintindihan. Simula ngayon. Makinig ka, Mr. Loba Loba. Makinig ka. Apo. Huwag mo nang gagawin to. Apo, sige po. Naintindihan mo? Apo. May kapangyarihan ka. Pag ginawa mo yan, sa susunod, mayroong berdugong gagawa rin sa'yo. Apo. Taga mo sa bato. Tool rough. Tuloy mo. Okay. Ito na ngayon, ano, Mr. Loba. Apo. Okay. Kakasuhan ka ng serious physical injury. Mas matindi sa physical injury. Okay? Dahil binugbog mo yung pobre na sa ospital ngayon nakaratay at hindi pa malaman kung ilang araw pa siya makaratay at ilang araw yung recovery niya. Kaya serious physical injury ang maging kaso mo bata. Ikaw hindi ka nasa ospital, siya ang nasa ospital, kaya hindi ka panipaniwala pagdating sa korte na siya na ikaw ay self-defense lamang ang ginawa mo. Dahil kung self-defense, dapat dalawa kayong parehong bugbog sa lado. Correct. Alam mo, Mr. Loba Loba, makinig ka. Okay, sa susunod, ang iyong hahangtungan, dalawa lang. Kung hindi kulungan, libingan. Oh. Huwag mo nang uulitin, ha? Libingan. Narinig mo, Mr. Loba Loba. Apo. Yung... Oh, huwag mo nang uulitin. Sige, kung ganon. Okay na? Apo. Kausuan na natin. Okay, Mr. Loba, last. Tingin ka sa TV. Ayan. Iyak! Iyak! Nakatakulong si... Miss Lisa. Sige na. Okay na. Okay na tayo, Mr. Loba. Ma'am. Ito pong gawin natin. Sasamahan po namin kayo sa korte. Direct filing na ho siguro. Magsampa ng kaso ng serious physical injury. Magkakaroon ho ng hearing. Papasapina ho yan. At makukulong. Sasamahan po namin. Kami yung bahala sa inyo. Okay, sige. Cool rap. Cool rap. Anong ibig sabihin? Bakit tumitiris ka ng pagyawa? Tatlo po sila. Hindi, yung ganon, ibig sabihin yun, yung sobrang galit. Pinakamatinding salita. Oh. Aba, may membro rin yata ang hearing impaired ng MTRCB. Ayun! Wala! balik tayo. Balikin ko na. Balikin ko. Sa pagbabalik ng programang Tumitibag sa Maangas at Malasubas, maghahati naman kami ng pagdamay sa isang kapatid na nangangailangan. Kilalanin natin dating leading lady ni FPJ na ngayon ay limot na ang showbiz. Sa Modus, kung may magpapakilalang kamag-anak ninyo sa text messages, mag-ingat sa pakipagtungo, pakikipag-usap. Ang bagong stilo ngayon ng Budol-Budol Gang ay idinadaan pa sa Patext-Text. Ibubuko namin. Nasaan na si June sa Maytong? Andiyan na! At pakagayan di oro yata. Alamin natin sa Good Afternoon Presinto.